Sinadyang sunugin ang opisina ng Zamboanga del Sur Regional Trial Court Branch 29. Kasamang nasunog ang mga balota at ibang mahalagang dokumento. Yan at iba pang balita mula sa probinsya sa report ni Ian Cruz. Hindi na mapakikinabangan ang mga balotang ito, pati ng iba pang mahalagang dokumento sa tanggapan ng Zamboanga del Sur Regional Trial Court Branch 29 matapos sadyang sunugin ng limang individual. Ayon sa pulisya, sakay ng dalawang motorsiklo at may mga suot na helmet ang mga suspect. Hinala ng isang hukom, may kinalaman ito sa inihaing election protest ng natalong dating mayor na si Maria Dolores Baya. Lima kasi sa 11 election protest na hawak niya ay kay Baya. Pero sabi ni Baya, hindi nito maapektuhan ang isinampanyang protesta dahil may mga kopya raw siya ng mga balota. Sa Lawag, Ilocos Norte, inirereklamo ng pananakit ng estudyante ang isang guro. Kwento ng 8 taong gulang, pinalo siya sa hita ng guro dahil naglaro siya sa playground sa loob ng kanilang paaralan. Dahil sa takot, hindi na pumapasok sa paaralan ng bata. Inamin naman ng guro ang pamamalo na dala lang daw siya ng emosyon. Gayunman, desidido ang magulang ng bata na sampahan siya ng reklamo. Nasagip ang 4 na crew ng isang barge sa Shato, Negros Oriental. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagkaaberya ang barge matapos hampasin at tangayin ng malalakas na alon kahapon. Pero Martes pa raw nagpalutang-lutang ang barge bago nila ito natuntun. Nasa mabuting lagay na ang mga tripulante habang nahatak na ang barge. Ian Cruz, GMA News.